Bali, pag nahulog po tayo, sir, ito po yung leash, hahatakin lang po natin to. Okay? So, bali yung po yung personal. So, safety naman po. 2 meters away from the shore, free fall lang po tayo. Paano mag-free fall? Side by side lang. Talon lang tayo side by side. Pwede sa likod. So, bali, pag sa harap po tayo tumalon, nakakabit po yung sa paa natin. Pag tumalon tayo sa harap, makakatak yung leash, katama sa akin yung cord. So, delikado yun. Tatalon po tayo side by side sa likod lang, okay? Okay, pag naka-ride naman po tayo at nalaglag po tayo, normal lang po yun kasi kami din nalaglag din po kami. Okay, stay po muna tayo sa ilalim ng tubig for 2 to 3 seconds, tapos cover po natin yung ulo, then up, hanapin natin yung board. Pag nandun yung board, yung leash yung hahatakin natin para yung board yung lumapit sa atin. Hindi po tayo yung lalapit sa board. So, bali, pag na-position naman po yung board ng ganito. Halong board, tao. So, bali, pag na-position board, pupunta po tayo sa likod. Hunak po natin yung board natin dito. Ilang tao. Ayan lang po natin siyang tumaan ng alon. Tapos, pag natama po ng alon, patalik ulit yung leash. Pag nahatak yung leash, nandun yung instructor nyo. Harap po natin yung board. Dapat yung nose naka-point po sa instructor natin. Ulap po natin. So, bali. Pag yung tail naman po yung hahatak natin. So, bali, wag po natin isiksik yung kamay natin dito. Kasi pag tinamahan po ng alo yung board, makikita po yung kamay natin dito. Wag din po itatali ng ganito yung kamay. Kasi pag tinamahan po dito, sasakay po tayo sa board natin. Upper body first. Huwag po tayong masyado sa harap kasi pagkatulak po namin sa inyo, susuksok po kayo. So, pag nilulubog yung nose, aangat yung tail, lulupad yung board. Hindi kayong tamaan ng board. Okay. So, bali, huwag din po tayo masyado sa likod. Sumasaw-saw po yung paa natin dito. Kahit anong kulang po namin sa inyo, okay po yung mag-feel. Kasi yung force nyo nasa okay. So, dapat dito lang. Okay, pag sinabing ready, huwag po tayo mahawak dito. Huwag po sa race. Kasi pagka push up po natin, tutulas po yung kamay natin, so bali susubsob po tayo sa board. Okay? So, dapat dito lang. Pag sinabing ready, chest level po lagi yung kamay. Okay, pag sinabing ready, bend po yung paa. Ito po yung tinatawag namin bend up. Okay. Pag sinabing ready, chest level yung kamay, then bend yung paa. Pag sinabing up, push up lang po tayo, tapos forward natin yung sa paa. Okay? Maintain po yung balance natin sa gitna. Okay lang sir, tayo. Okay lang sir, tayo.
So, bali 90 degrees, 45. Yung katawan po natin dapat nakaharap doon. Ay, basis mo yung bali. Yung puhol po yung light and red. So, fighting yung ulo natin, harap natin sa shore. Okay, nag-yung forward po tayo, bibilis po yung board. Pag nag-yung back, nakaangat yung nose, itigil po yung board. Okay, so, yun po yung bend up. Okay, ang susunod naman po, slide up. Pagsin natin ready. Chest level lang po yung kamay. Hindi na po tayo mag-bend ng ganito. Straight lang po. Okay, pag sinabing ready, lagi hintayin yung sinasabi ng instructor. Okay, pag sinabi niyang up, push up and slide. Bend ulit. So, yun yung slide up. So, susunod naman po is yung step up. Pag sinabing step up, okay, so body ready. And then pag sinabing up, so bali ito yung my leash. Kasi goofy po ako. Ito po yung my leash. Pag sinabing ready, and then up, back to first. Then back to front. Then bend ulit. Okay? Bend lang. Tapos find your balance. So bali yun po yung tinatawag namin step up. So bali yung last naman po is yung jump up. Sinabing jump up. Ready? Just level lang lagi yung kamay. And then up, push up then. Alon, then bend. Ito. So bali yung pinakamadali po, yun po yung bend up. So bali pag sinabi ko ready. Just level yung kamay, then bend. Pag sinabi up, push up, then forward na lang yun, sa paa. Then bend ulit. Okay? Yun po yung. 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 Yun po yung